ito ang ano rito, ang palaisipan. You have a president na galit sa ano daw, no? Or so he claims publicly, galit na galit siya sa droga, papatayin daw niya, o sino mga drug lord, lahat-lahat. Kung ikaw drug lord, bakit mo ngayon ipapasok sa front door, sa customs, ang droga na to nito malada sa isang bansa na alam mong yung presidente ay galit na galit, assuming hindi siya connected dyan. Di ba? He would be tempting the fates. Ika nga. Sinusugal mo yung kapital mo na malaki kasi billion yun. Patadaanin mo sa front door, sa customs mo padadaan. It doesn't make sense, di ba? Tapos ito yan. All throughout the investigation, lahat. Kung ikaw si, kung totoong yung war on drugs ni Duterte, na galit ka talaga sa illegal na droga, hindi ba ikaw ang interesado sa lahat malamang kung sino yung malakas loob na drug lord na nagpasok niyan? Hmm. Di ba? Yun dapat ang instinct. Tapos anong gagawin mo? Itong si Faildon, na palpak, na Bureau of Customs Chief, na nanusutan nung ganyan shipment, ano ang gagawin mo kung hindi kakonektado dyan sa shipment na yan? Di ba ang gagawin mo dapat? Itatanggalin mo siya, iimbestigahan mo siya, di ba? Paparusahan mo siya. Pero anong ginawa ni Duterte? Prinomote. Nilipat. For that matter, hindi nasali pinomote. Kung hindi, nilipat lang sa Bucor si Faildon. Doon naman gumawa rin ng panibagong ano, nagsabog ng lagim na naman doon. Kasi yun yung good conduct time allowance, doon din sa kanya pumutok yun, na kung saan maraming mga Chinese drug lords na nakalabas at pinalabas, no? So, and but that's another story. So that's one. Tapos, hindi ba tatanungin mo yung PIDEA tsaka PNP? Gawin nyo ang lahat na magagawa nyo para malaman ko kung sino yung drug lord na nasa likod niya. Alam mo, hindi nga makapag-imbento man lang ng pangalan na sabing itong shipment na to, itong si Mr. So-and-so ang nasa likod. Walang ganun. It's just there, it was left hanging. So ang mga nakasuhan, itong mga nasa baba. No? So yun ngayon yung doon mo lang makikita na alam mo na itong mga nasa likod nito ay protektado nila. Yun ang ano dyan. Of course, sasabihin nila that's circumstantial. Yes, precisely. Kaya meron kaming direct evidence sa kanila through the testimonial and the documentary evidence na nakalap namin. Yun. Pero inaano lang natin sa taong bayan yung thought na yon na galit ka sa illegal na droga pero dito hindi mo ginalaw, hindi mo pinanish yung Bureau of Customs Chief na nagpalusot noon. Tapos hindi mo inutusan yung PIDEA at saka PNP na alamin at habulin yung drug lord na nasa likod nito kasi para kang iniinsulto, pinapasok sa front door mo yon. Yun ang kailangan pag-isipan doon. Mm-mm. The fact that this happened under your nose, tapos yung sinasabi nyo nga, gigil na gigil siya sa illegal na droga. Okay. Uh-huh. I remember yung mga panahon na yan. Alala ko, na-cover ko itong mga hearings na ito. 6.4 billion drug shipment. Ano nga pala nangyari dun sa droga na yan? Diba, I think a part of it nakalabas sa merkado. No? Tama po ba? Ito yung, I'm not sure if this is the same case na kini-question ni Senator Frank Drilon, yung chain of custody, kasi kung paano, bakit, kung paano na, ano, na nawala yung custody dito, no? Pero, at least as far as that being used as evidence, nagamit naman sa ibang kaso. Pero yun na nga, no? Ginawa nila ng paraan paano pa rin ma-recycle sa ano merkado. Itong binabanggit yung Davao Group, buo pa rin ba ito sa pagkakaalam nyo? Wala na, nabasag na yan. In fact,
I don't know about Davao, no? Kasi last I heard, yung collector doon sa kanila pa rin, eh, galing. No? At yon, if you would look back into the previous interviews of Arturo Las Cañas and Colonel Acierto, talagang ginagamit yung Port of Davao dito sa pagpasok ng illegal na droga. Nito, nila Michael Yang, Charlie Tan, nila Pulong.